Yeah, what's good, Taipei? So it's a rainy day here in Taipei. Actually, hindi naman siya like masobrang maumuulan, pero umaambon. And then my plan for today is to visit the hot springs sa Beitou, mga hot spring. Tapos yung karoom ko na taga France, may mga ano siya, may mga sinabi siyang mga resort na pwede kong puntahan. Ay, wait lang, tatawid muna ako. Dito sa Shimending, guys, uso yung mga breakfast na parang mga karinderya lang na ganyan. Ito yung menu nila. Pero marami din mga kumakain dito, guys. Ayan, mga ganyan yung breakfast. Ay, ito oh. Kaso, ito yung mga typical na breakfast dito sa Taipei, guys. Kasi ang daming tao, walang maupuan. Okay, dito sa Shimending area, kapag yung hotel mo is around Shimending, marami kang maano. Marami kang madadaanan ng mga ganyan, mga breakfast. Yun yung typical na Taiwanese breakfast. Ito meron din dito. Ay, Shimending na pala. Ayan, Shimending na. Anong oras na? 11:30. Lagi akong ganitong oras nagigising. Wala kasi ako itinerary. Pag gusto niyo na chill na travel, ganito lang. Wala kayong itinerary. Nagigising ako mga lunchtime na. So yung meal ko ng breakfast at lunch, isa lang. Marami din dito. Laging marami nakapila dito, guys. So ayokong pumila mag-isa. Dito sa may Shimending, kung malapit siya sa hot star, yun yung hot star, oh. Ayun yung hot star, tapos maglakad lang kayo ng mga konti yan. Itong nakapila na yan dyan. Marami na yan dyan. Ay, itong part na to. Chinese kasi yung name, guys. Basta malapit sa hot star, maglakad pa kayo ng unahan. Lagi marami pila dyan. Ay, may stage ngayon sa Shimending, oh. Tignan nyo. Merong stage. So, probably may mga performances today and all that. Pero sige, mag-hot star muna tayo. Habang walang tao. Nag-try ako nito last time, guys. Yung katabi ng hot star. Kasi may ganyan sa Taichung. Pero hindi ko masyadong... Or mali lang ina-order ko. Hindi ko masyadong na-taipan. So mag-hot star tayo. Ayan, guys. Hi, so ayan, guys. Nakapila kami sa hot star. Hello. 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 Kakalamba. Ah, labunda. Hello. First time, ay first day. Ano yung alam? Hindi. Dalawa na. Ilang days ba? Pata-four. Ah, nice. Sa Tuesday naman namin. Joy, sana masarap to. So yun, guys, parang sarado pa yung hot star, parang hindi pa kami pinapansin. Pero sila ate nagstay yata. Pero nagmamadali na kasi ako, guys, kasi tanghali na, malayo pa ng Beitou yata. So Mr. Donut na lang ulit, lagi na lang ako Mr. Donut. So check na lang ako ng ibang magiging lunch ko. Hindi na lang muna ako magla-lunch, parang kaya ko ba naman. So from Shimen pupunta ako sa Taipei Main Station, tapos from Taipei Main Red Line pumunta tayo ng Beitou. So doon yung hot spring, guys, sa Beitou. Mga ilang station doon? Mga 10 stations away siguro yung biyahe. And then from Beitou, lilipat pa tayo tas ng Shin Beitou. Ganun. Pero malalapit-lapit lang naman yung lilipatan natin. So carry lang. Tapos siguro along the way, kung may mahanap ako na pagkakainan, doon na lang. Actually, may Mr. Donut dito. The favorite. Pero pasok na tayo, guys, para ano, para makaalis na tayo. So ito, guys, meron namang mapa dito sa may train station, no. So nandito tayo, Shin Beitou Station. Tapos may mapupuntahan ka na ito, historic station. Tapos maglalakad ng konti, public library, and then hot spring museum. Tapos lakad pa ng konti, ayun na, thermal valley. Ito yung umuusok. And then ito yung kung mag-outdoor, ano kayo, outdoor hot spring and all. Ay, nandito rin pala to. Ah, magbabas ka pa. Itong garden, flower garden.
G tayo, pero lunch muna ako kasi medyo kulang yung ano ko. Kulang yung energy ko. It's not giving. No, I'm saying, kahit kape lang. Kahit kape lang, please. Kailangan ko ng kape para mag-function. So, tara. So, guys, ito na yung Shinbei 2 Station. Tapos may mga nagre-ready na dito for parang weekend market, ganun. Tapos ito na yata yung unang ano tourist spot na yun, no? Tama ba? Tapos parang may train dun. Ito, may train dyan. Ibaba nga muna tayo. Ayan, parang ito na nga yung unang ano. Unang nakita ko dun sa mapa. Sige nga, pasok nga tayo dito sa... Ah, okay. May mga nakasulat lang dito. Mga history, history ng ano, Beito, I think. Ah, okay. Ah, ayan guys. Parang nandito yung mga history siguro. Life along the railway. Ah, okay. Cute. Tapos ano to? Ah, yun yung susuotin mo pag mag-hot spring ka. Ang tari, parang national costume ng Miss Universe. Charot. Yun guys, may mga weekend, di ko alam kung weekend market lang to. Saturday kasi ngayon eh. Pero looks like parang ganun, weekend market. Nagsiset up sila. Tapos yun, may train dun, no? Itong blue. Pero parang ano lang siya, for display purposes. Pasok ka tayo dun. Guys, nandito na tayo sa Beito. Ang chill niya lang, para siyang Japan. Uy, hindi ka pa nakapag-Japan, wag kang gawa-gawa. Invento. Invento. Feeling ko lang, para siyang Japan, oh. Oh, diba? Very Japan. Very Japan, kahit hindi ka pa nag-Japan. Bida-bida. May something dito, makigaya nga tayo. Ang ginagawa nila? Uy! Uy, ang sarap! Para siyang ano? Para siyang tubig! Tsari! Para siyang mainit na tubig. Pero this one, galing siya sa hot spring sa Bukal. Hindi siya galing sa thermos. Thermos! Tsari! Pero mukha talaga siyang Japan, no? May KFC, may Yoshinoya doon. Tapos ito, oh. McDonald's, Starbucks. Di ba parang ganito yung itsura ng Japan? Di ba parang ganito naman yung itsura ng Japan? Nakikita ko sa video, wag niyo naman akong i-judge. Di ba? Mukhang Japan. Kailangan ko ng affirmation. Sabihin niyo oo. Sorry. So guys, ito na rin yung ano natin, brunch. Breakfast, lunch na rin natin. Ang liit naman ng chicken. Ayan yung may tart na dessert, chicken fries, and then of course the burger. The chicken burger and the coke. Ayan, so nandito lang ako. Ayan yung Shinbei 2 dyan. Okay. Guys, almost the same lang naman sa Philippines din yung KFC nila. Or mas manghang, ay parang almost the same lang naman yung lasa, parang nothing special dun sa lasa. I think ito lang yung something different, parang silang tart dito sa KFC. Check natin. Mmm, that's good. Ah, masarap yung tart. In fairness, yeah. May namita ko last time, di ba si Richard, yung taga-States, sa hiking. Tapos nagaya siya na mag-bar last night. Eh, hindi ako nakapunta kasi may iba akong lakad doon. Sabi ko, tatry ko sumunod, pero hindi ako nakasunod. Tapos ngayon naman, inaya ko siya, sabi ko mag-Beito hot spring ako. Sabi niya, tapos nag-reply siya late na, sabi niya, sorry ka, kagising ko lang, ikaw na lang, sabi niya, ikaw na lang mag-hot spring. Tapos ngayon, nandito na ako sa Beito, nagtatanong siya, nasan ako?
Bro, kung hindi ka sure sa akin, dyan. Bro, kung hindi ka sure sa mga decisions mo sa buhay, dyan. Inaaya kita kanina, sabi mo, mauna na ako. Hindi nauna na ako, like, hindi ako nag-aantay, bro. Like, direct to the point ako, kung gusto mo sumama or hindi, dyan. Kung gusto mo ako, panindigan mo ako, maging ganun na, hindi ka sure sa, ay, ayoko na mga ganyan na, hindi ka sure sa akin, ako. Ako nga sure ako sa sarili ko. Sure ako na mahal ko yung sarili ko. Kung hindi ka sure, wag na. Ay, dyan. Kung hindi ka sure, wag na lang. Hindi ko kailangan ng hindi sure. Oo. Ako na lang. Ako, yung standard ko ng pagmamahal sa sarili ko, yung binibigay ko sa sarili. Yung binibigay ko ng pagmamahal sa sarili ko, yung sure ako na mahal ko yung sarili ko. Ayun yung standard. Standard talaga. Ay, kung ikaw hindi ka sure, kung nagdadalawang isip, sayo na lang. Wag na lang. Wag ako. Pilipina ako. Hindi ako naghahabol. Pili. Dito muna tayo, explore natin yung mismong Beto Park. Ayun o, modern Zen Spring. Pero parang indoor lang siya kasi wala namang nature doon. Baka mga magagandang indoor hot spa lang to. Dito tayo sa ano talaga, yung nature. Ayun o, meron ako nakikitang parang ilog. Ayun o. No? Sige, lakad pa tayo. Ayun, maraming naglalakad pala dito. Or try kaya natin dito. Ayan, pwede kayong pumasok sa mga park. Ito na ba yung library? Ah, ito na yung library. Malapit lang ng library sa... Ayan, ayan guys, yan na yung library. Pasok tayo dyan. Alam ko medyo maganda. Parang maganda rin mag-picture dito, no? Yeah, Beto Library. Parang deserve ko ng video dito. Dyan ka muna, ha? Videoan mo ako maayos. Bro, parang hindi... It's not giving, ha? Hindi kasi pantay. Dapat pag gumagawa kayo ng ganito, pantay. Kasi paano yung mga mag-video sa rin? Ayan, ganyan. Hala, is it giving? Pag ganun siya. Pag ganun lang. Pag ganun siya, eh. Sorry. Kuya, ang saya mo sa picture. Kala mo masaya ka talaga. Nadakpan yung background. So yun guys, itong library. Maganda rin mag-picture dito guys. And then, ito na yata yung museum, no? Ay, ang ganda rin ito. Na, no, parang Japan. Kanina ko pa sinasabing Japan. Akala ko talaga nakapag-Japan. Kasi parang Japan talaga, di ba? Nakikita ko to sa mga picture. At tignan mo yung outfit ni ate. Parang Japanese pa siya. Cute, no? Very cutie. Punta kaya tayo sa taas. Na? Huh? Chill lang din dito sa Beto Hot Spring ba? Ayan, hala. Oo, oh, aesthetic tayo dyan. Aesthetic ba yan? Hindi ko sure kung bawal yung camera guys. Wala pa namang nagsasaway. Ayan, pwede kayo magbasa-basa lang dito. Ayan. Chill lang. Ay, ang saya. Ay, ang cute guys. Oh. Mag-aaral-aaral kayo. Tapos yung background. Ang ganda ng background dito. Nature. Sarap mag-aaral dito. Ayan, may mga nag-aaral nga dito. Saya mag-aaral. Wait lang, bubulong lang ako baka. Nakahiya mag-ingay dito guys kasi dami ng gaaral. Try natin sa second floor. Ang sayang aralan niya dito guys. Sobrang bigis mo si kuya. Medyo cute pa naman siya. Okay, no. Bawal mag-ganda.
Ganda guys. Library siya na pwede kang magbasa tayo kaya. Parang gusto ko magbasa kasi nagugutom ako. Ah, pwede kang bumili ng kape. Yeah, ganun lang gagawin ko guys. Parang gusto ko magkape tapos magbasa-basa dito. Saya. Saan kaya ako bibili ng kape? Guys, punta kayo dito sa Bay 2 Library guys. Tapos akyat kayo sa may 3rd floor yata to. Ang ganda ng view dito sa banda oh. Oh, kita mo yung lahat. Ito parang may flowing na water galing sa bundok. Doon may mga nag-skate. Ano may skating? Ganyan. Ganda. Parang sarap kung mag-aral kung ganito yung view mo no. Kaya ang dami nag-aaral dyan ng mga estudyante sa library na to. Parang ka nasa Baguio. Yun guys, ito feeling ko mga resort to, tapos pwede ka may mga hot spring yung mga ganyan. Ang sarap na maglakad din dito, parang tahimik siya na may mga ganun, medyo Baguio, pero parang Japan talaga yung vibe niya feeling ko. Ganda guys, so parang may parang stage dito no. Ayun no, kasi may mga upuan. Tapos feeling ko sometimes may nagpe-perform dyan. Hindi sa stage na yan no. Kasi parang ano siya yung upuan, tapos parang manunood ka. Baka dito nagko-concert minsan sila, ano, Moira. Charot. Tapos tayo para na-experience natin maging audience. Kanyari may concert dito sila. Moira, ganun. Parang manood ka lang dito. Ay, ang cute na mag-friend na dalawang girl na yun. Ayan. Nakaupo sila sa may parang simento. Tapos kumakain sila. Ang saya. Tapos ito rin dalawa. Dalawang girlfriends. Ako wala akong kasama. Basta. Okay ka pa? Hinausap na lang yung bag. Ayan, parang chill lang dito. Guys, may mga ganyan siyang daanan dito. Tingnan natin dumaan. Kaso walang tao. Ayun, meron pala. Makakasalubog naman tayo dun. Sabang naglalakad ka, maririnig mo yung parang yung tubig galing sa taas, yung shhh. Ang tawag dyan? Hindi yan ilog eh. Falls? Waterfalls? Eh hindi nahulog na yung waterfall. Waterfall, charing. So yun guys, meron namang mga ano dito, signages. Beto Museum, Thermal Valley, diretso daw. Ito yung mga hotels na to sa right, no? So dito muna tayo sa left, punta tayo sa Thermal Valley, tsaka Beto Museum, okay? So basically, ganyan lang siya dito guys sa Beto. Lakad-lakad ka lang na parang chill abang. Yan. Naririnig mo yung tunog ng tubig. Kasi hindi siya mainit dito, or dahil umulan kaninang umaga, kaya hindi mainit. Let's keep going. It's a little bit of a hike guys ha, kasi medyo pa ganun siya. Kung alam niyo yung mga Baguio ganun, parang siyang Baguio, ayun oh. May mga pataas-pataas, so be prepared. Ayun na guys, may nakasulat na Thermal Valley. Ayun nga, mga bundok-bundok nga siya. Tapos may mga hotels lang. Siguro ito may mga mag-offer sila ng hot spring, pwede kayo mag-try. Yung mga makakain na naman kayo dyan ng mga kung ano na lang na street food. So lakad tayo papuntang Thermal Valley. Ito siya sa part na to. Wala, may ice cream doon. Ah, hindi yung bato lang naging green na siya. Ayan. Ayan, so meron namang tindahan dito. Ah, ito na nga. Feeling ko ito na yung pa-Thermal Valley sa left. So meron doon tindahan dito. Kape? Oh, souvenir siguro and coffee shop. Maya, check natin mamaya. Pero mag-Thermal Valley muna tayo. Oh, wow. Ayun na nga. Nakikita ko na guys. Umuusok. Para, ala. Amazing. Gusto ko mag-picture dito. Pa-picture tayo. Sana makuha tayo magandang picture.
Ayan. Wala palang fog. Kakala ko may fog. Ang sarap nyo lang tignan, guys. Giving. Alam ba ka mahulog yung phone ko? Mainit yan. Hindi ko yan makakuha dyan. Sige, sobrang init siguro niya na, tignan mo. Umuusok sa sobrang init. Siguro pag umano ka dyan, pag ano mo, pag ahon mo, ano ka na, prito, tinola ka na, charit. Sobrang init, no? Actually, nararamdaman ko yung init, pero hindi naman siya yung sobrang mainit. Parang may konting amoy siya. Pero hindi naman siya yung mabahong-mabaho. Unless, yung tolerance mo sa pang-amoy mo, yung ano talaga, mabilis ka mabahuan. Baka so, oh my god, it's so stinky, tofu. Tofu, it's so... Oh my god, it's so like stinky here in like Beto. I should have just went to the mall and you know do shopping because bro. Wala ba akong picture, guys? Parang walang Pilipino. Parang wala akong makitang Pilipino. Magbilang tayo in 5. Pag may Pilipino dito, sigaw ng ahoo. Pilipino? Filipino. 3. Wala. 2. Aw. 1. Wala. Sa Filipino. Walang maingay. Walang maingay. Pag may naririnig ka na maingay, magsalita, ganun. Ah, tao lang tao. Filipino yan. Wala. Ang tingnan mo. Chill. Pag may Filipino, rinig na rinig mo agad kasi ang iingay. Tawanan ng tawanan ka. You know what I'm saying? Feeling ko nagwa-fresh ng mukha. Sige, tanggalin mo yung mga ano ko. Ay bugs! Tanggalin mo yung mga blackheads ko. It's giving. May amoy siya, guys. Parang amoy putik. Pero tolerable naman yung amoy tsaka yung init. Saring lang. Tara, libutin natin yung hanggang doon. Sa dulo. Hindi pwedeng maligo dito, guys. Ha? Baka mag-grieve kayo ng swimming pool. Hindi to swimming pool. It's like a melting pot of culture. Melting pot of culture. Charing! Hoy, mahulog ka. Hoy, mahulog ka. Adventurous naman ang bata ito. Pag nahulog ka, ako'y natatakot for you. Hello. What's your name? Where's your parents? Behind you. Alright. Kinabahan ako dun sa bata kasi umaakit siya. So sabi ko, pag nahulog yun, ang init. Tinanong ko na sa yung parents niya. Nandun lang pala sa gilid, nakatingin lang yung parents niya. Inahayaan lang siya. Ako pa yung mas concerned. As a strict Filipino parent yung peg ko dun. Kung Pilipino yung mama mo dun, nako, lagot ka sa sabihin na, bata ka, kanina ka pa sinasabi dyan. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang umaakit dyan. Na high blood ako sa iyo. Diba ganun na agad yung mga Filipino parents. Pero yung ibang parents, cool lang. Bahala ka dyan mahulog, sasagipin na lang kita. Ganun. Kaya dyan yung library, diba? Tapos may 7-Eleven sa harap, guys. May nakita kong sweet potato ball, yung maliliit.
Ito yung nakain ko sa Jufe na sobrang sarap. Di ko lang alam kung magkasing lasa sila. Bumili na lang din ako ng hot choco. Kasi parang medyo malamig, guys. Summer na, di ba? Pero medyo malamig dito sa Beto. Hindi ko alam. Kaya gusto ko nang medyo mainit. Ah, ang sarap nung mainit. Check natin yung ano ha. Sweet potato ball. Sana masarap. Mas masarap yung sa Jufen, guys. Ito kasi medyo ano na siya. Siyempre ginawa na siya na matagal. So parang hindi siya super fresh. Saka yung palaman, yung sa Jufen kasi parang custard na nagme-melt. Ito, sucks lang. It's not giving. Pero masarap. It's just that nag-expect ako ng kasing lasa ng sa Jufen. Pero hindi sila magkalasa. Yeah, maganda siya. Hindi na ako nag-try, guys, pero may mga ano nga hot spring resort nearby. Pwede kayong mag-try, pero siguro mas masaya siya i-try kapag malamig yung panahon, tapos mag-hot spring ka, no? Kasi ngayon medyo pa summer na, pero hindi pa siya ganun kainit din. Pwede pa rin mag-hot spring, pero siguro ito try ko next time pag bumalik tayo ng medyo malamig-lamig na panahon, like winter or ganun. Para mas masarap mag-hot spring kapag ganun winter. Yan. Pero gusto, pwede niyo siyang i-day trip, guys. I recommend. Okay siya, chill. Chill, tas maraming greeneries, and then presko, masaya siya dito. Actually, hindi ko na-expect na okay din pala yung Beto, diba? Hindi ko siya sinama before sa itinerary ko ng last kong Taiwan, pero it's actually nice. Hindi siya yung ano, nagmamadaling parang nga siyang Japan, parang ina-feel ko para siyang Japan, guys. Although hindi pa ako nakapag-Japan, ina-assume ko lang na parang may mga areas sa Japan na ganito yung vibe niya. So yeah, you can check it out. Marami din mga resorts nearby, guys. Pwede kayong mag-try ng mga outdoor hot spring or indoor hot spring. Sabi nung taga France, meron daw yung may nirecommend siya. Lalagay ko na lang yung name dito nung resort. 800 NTD pag outdoor, yung nature. Tapos 600 kapag indoor. Mag-outdoor na lang kayo para maganda yung view. Pero hindi ko na siya itatry, guys, kasi parang mas maganda siya itry kung ano, grupo-grupo kayo. Hindi ko na siya itatry kasi pupunta pa ako sa, hindi ko lang kung magta-Tamsoy pa ako. Yung Tamsoy maganda din daw dun. Yeah. So that's it, guys. I would recommend you should also visit Beto Hot Spring, guys. Maganda siyang day trip. Pero siguro mga half of the day yung ma-spend nyo. Or hindi naman. Siguro mga 2 to 3 hours kung hindi naman kayo mag-stay na matagal. Tumambay-tambay pa kasi ako dyan. Like, umupo-upo lang ako, ganyan. So umabot ako ng mga, ilang anong oras ba ako dumating dito? 12. O, 3.5 hours lang inabot ko dito, guys, kasi marami akong upo, tsaka hindi ako nagmamadali sa paglalakad. Like, finifeel ko lang yung moment. Tapos, kagaya nito, oh. May nakita na naman ako nalalakaran. Dito na ako naglalakad, tapos pumunta pa ako dito kasi parang ang sarap maglakad dito. So, ganun lang, chill lang yung itinerary ko. But yeah, I think 2 to 3 hours or 3 hours is enough para ma-explore nyo dito sa Beto. So, pwede nyo siyang isingit sa itinerary nyo pala, guys. Thanks for watching, and I'll see you again on the next one. Bye-bye! Super rainbow dito. Bye-bye!